Bonus na mga kapatid, kung ang mag-asawa ay talagang they will live according to the principle of heaven. Well, if you allow your husband or your wife to be away from you, be ready for whatever the consequences of that decision. Number one. Hi. Good afternoon, everyone. I was just actually it's I'm about to I'm preparing actually to go out to buy some things for tomorrow's food preparation. Bibili ng mga bawang, kamatis, onions, but while I was doing something here in the house, may pinanood si Romel na about kay Tulfo, sa Tulfo. Kasi ang kwento is, ang husband pumunta sa ibang lugar. Pagka upod ka dai, kaduta sa ano, city center. Dahil lang, pagtapos din eh. Okay. So, yung husband pumunta sa ibang lugar. In other words, nag-abroad. Naiwan ang pamilya sa Pilipinas. Ngayon, nung nag-abroad ang husband, ibig sabihin, na-sustain yung need ng family. But something happened na nakinomplain siya dahil mayroon nga siyang ibang babae doon sa lugar na yon. Now, both ways may mali, or sa structure is may mali. Kasi nga, hindi talaga dapat silang magkahiwalay, di ba? Pero nga, ang sasabihin na naman, eh pag nandito lang silang magkasama sila, di gugutumin sila, wala naman silang makakain, they need to sustain and provide the needs of the family. So that's why they left, or he left. At yun ang common na nangyayari ngayon na nagiging fad sa atin, whether we like it or not. And I'm just citing an example, okay? Whether you like it or not, some of you or some of us, we have those kind of experiences in one way or another, mga friends natin. And we have seen talaga na may mga positive at may mga negative effects na mga decision natin. So I was laughing when I was actually watching, because the husband was too bold to really say na, binigyan ko naman sila ng kanilang mga pangangailangan. Binigyan ko sila lahat-lahat. Pinaaral ko mga anak ko, ganun-ganun. Well, to give him credit, that's true. He provided everything. Pero, meron daw emotional torture. Emotional, yes. Ngayon, ito yan. Then the statement of the person was, pero kasi sir, meron kang emotional torture. Ting! So nung yung emotional torture na sinabi, something came to my mind. Okay? As husband and wives or family members, magkasama nga, nagkakadisgrasya pa. Ano na lang kaya ang malayo sa isa't isa? Yun ang tandaan natin. Yung malapit nga, nagkakahiwalay pa. Yung malayo pa kaya, hindi maghihiwalay. Of course, there's the tendency is even higher. Okay, ngayon, ang mga taong nag-a-abroad, they will only go sometimes once in 2 years. Sometimes once in 1 year. Okay. Now, if you are telling about emotional growth, how can you perform or how can you maintain your relationship that you are in distance? Okay? Number one yon. So, mamimili tayo sa mga consequences. Because in every action, there's always consequence, may outcome. Bonus na mga kapatid, kung ang mag-asawa ay talagang
they will live according to the principle of heaven. Well, in fact, I have known some of the people who are really true and faithful for their family and their partners. May kakilala ako na talagang wala siyang involvement sa kahit ano. And he is so faithful to his wife. And I know him very well. Talagang saludo ako sa kuya ko na noon. And how can I be ashamed? How can I stand for it? Because I know him. Yun yun. I know him. And ito, ngayon. Ang sabi ko ngayon sa asawa ko, ganito lang yun ang nakikita ko. Yung manok, yung ano, na how many of you yung may mga manok? Or how many of you have experienced na nagkulong ng manok? Yung kinulong yung manok, meron silang ano. Kasi sa bahay namin, yung tatay ko, merong mga manok na alaga. So, nakakulong sila. So, when they are actually in the fence or nasa kulungan sila, they are well fed. Okay? They are well fed. Talagang pinapakain sila. Regular ang meal. Ang nanay ko pa nagre-reklamo, si tatay mo, bili na naman ng ilang kilong pagkain ng mga manok. Okay? So because it needs, the chicken needs to be fed. Otherwise, mamamatay ang chicken. Pero pag ang manok ay pinalabas mo sa iyong kulungan, ibig sabihin, maghahanap sila ng kanilang pagkain. Pag ang manok ay nasa kulungan nyo, they are well fed. Pero pag ang manok ay pinalabas mo na, ibig sabihin, they will find their own food. Of course, they could not sustain without food. Okay? And so, ang comment ko ngayon, I don't know kung ano ang masabi niya. I know that there would be some violent reaction on this. Whether we like it or not. Whether we like it or not. Sugal, magkapatid, ang maghiwalay ang asawa. Hello, kuya! Ay, si Kuya Radyo. Hello, kuya! So, ang mag-asawa ay delikadong maghiwalay. Kasi bakit? Itong tandaan nating mga mag-asawa. Whether you like it or not, you have your biological needs. You have physical need that you need to suffice. Okay? Kagaya ng emotion. When you are far from your own wife or your own husband, may mga pagkain na hindi mo nabibili. Okay lang yung kanin. Okay lang yung isda. Kasi maraming isda sa fish market. Maraming pagkain sa supermarket. But there is something that it could not be bought nor you can buy it. At yun na yung emotional need mo. So what you will do, you will try to find someone who could fill up that need. And oftentimes, because there is no husband or no wife around, edi sino? Sino ang magsusuffice niyan? Edi siyempre, kung sino yung nandyan sa tabi mo. Diba? So, ingat magkapatid, kasi pag nagkahiwalay, ang negative at saka ang positive ng electricity, walang ilaw yan. But if you will put them together, edi magkakailaw ka. So there is always danger for husband and wife to be away or to be separated. And let us not allow circumstances to destroy our relationship. Alam niyo mga kapatid, masaklap. And the most painful thing is then when you feel betrayed, replaced, yung napalitan ka, syempre, lugi talaga yung mga sa malayo. Tawa nga ako ng tawa nung pinapanood namin ni Romel, sabi ko, ay, kawawa naman yung babae, yung wife. So, ano ang ginawa ng wife? Iyak-iyak na lang siya, nagsumbong siya sa kay Tulfo.
Tapos nagsumbong siya sa kay Tulfo. Sabi niya nga, ipakulong niya yung asawa niya. Kundi sino naman ang nalugi? Di lahat kayo lugi. See what the devastation is. Being pakulong the only solution? No. Yun. So think of what positive things that you can do. So tawa lang tawa si Rommel sa akin. Alam mo pa? Simple lang yan. Okay. Ito ang gawain mo, husband and wife. You need to be ready. Pero it's really a gamble. Kasi pag nasanay na ang tao na, yung bang, okay, let me be clear on this. Pag ang tao ay sanay ng mapawalay, okay? Pag ang tao ay nasanay ng mapawalay sa kanyang nakasanayan, abay, malaking disgrasya. Kasi nakakalimutan niya na yung kanyang mga nakasanayan na lasa. Kasi nasanay na siya sa bagong panlasa. So then, the relationship, pag hindi ito siya talagang ni-nurture, the relationship will really be gone. So sabi ko tuloy sa kay Rommel, sabi ko pa, alam mo yung solusyon dyan? Tanggapin na lang talaga ng babae na hindi naman lahat ng panahon kasama ng asawa niya yung kabit niya. Uuwi din yan sa kanya. Oo, uuwi nga. Pero, kailan? Kung healthy pa ba siya? Kung mapapakinabangan pa ba siya? Or, ganun. I don't know what is in your mind. Can you interact please with me? Can you give your comments? Can you give your comments? Feel free to give comment. Kasi may naalala ako na yung husband, uy, masyadong groovy. Healthy pa siya. Oh, masyado pa siyang malakas ang katawan. Aba, pasalamatan niya. Mayroong may nang alaga doon sa husband niya. It seems the husband is well cared. Talagang inalagaan. Kasi maganda eh. Maayos ang itsura ng husband. Tapos yung wife niya, okay lang. Nandun yung pero kailangan siguro. Kasi mas palaban yung babae. Oh, di ba? Siyempre, mas bata most probably. Of course. Mas bata. Tapos yung wife, siyempre kaedad-edad siguro ng husband. So, siyempre, hindi na siya rin. Wa na pulos pagbalik. Kaya naupos na. Naubos na ang katas. Wow, kaluoy man. But this is the danger. This is the danger. Don't take much time of being separated from your own loved ones, from your own husband and wife. So, kaya nga, what I'm trying to share is that when you allow your husband or your wife to be away from you, be ready for whatever the consequences of that decision. Number one. Number two, abay, pasalamatan nyo ang mga taong nag-alaga sa asawa nyo dahil wala kayo na nag-aalaga sa kanila. Kasali sa kontrata yan ng pag-alis niya sa tabi mo. Sino magluluto? Sino ang sasaing? Okay, I know there are people who are going to volcanic, volatile ang mga responses ng mga tao dito. Number three, okay? Nakakalimutan kasi yung mga nakasanayan. Pag ikaw nasanay sa noodles, wala na lasa ang pakbet. Tandaan nyo yan. Pag nasanay kayo sa noodles, you will not look for pakbet. Kasi ang pakbet, maraming preparation. Ang noodles, magpainit ka lang ng tubig. Busog ka na.
bagay yun. Number four. Sugal, mga kapatid. Kasi bakit? Baka mas mamamahalin mo yung bago kaysa sa luma. Yun ang pinakamasaklap. Kaya maraming mga pamilya ang nasisira. May tanong kayo?